isang turista na nanakawan sa NAIA. Grabe calls, nakakahiya. Ipapakita ka ulit yung video na mas malinaw at hindi ko tatakpan yung pagmumukha nila. Bakit ko gagawin yun? E napaka-confident nga nilang magnakaw sa loob ng airport. Ay nako, panoorin nyo. Donadores. Okay. Delete the video. เดี๋ยวขอนับก่อนครับ Please delete the video so 17 minutes. Ito yung original na post ng isang Piyawat Gunlayak Prasit. Nagkataon na kasunod siya nung nagbiktima ng pagnanakaw at isa rin siyang thai. Ayon sa kwento niya, napansin niya na umaangal na actually itong si Kit Jatab Thim na merong nawawalang pera sa kanya. Kaya lang sinasabihan siya ng mga officer na hindi na daw marireview kasi wala daw CCTV sa area na ito. Oh, tingnan mo, napakasinungaling. Diyan sa area na yan, sa scanner, sa airport, walang CCTV. Palusot nila yon para hindi na maghanap ng ebidensya itong biktima. Kaya lang itong siya, itong nag-post, a concerned citizen at nagkataon, isa ding thai, kinausap niya yung brother niya at sinabihan na meron akong nakuhang video. At alam ko na itong babaeng ito ang nagnanakaw. Kaya nakikita natin sa video kung saan hinihingi nung biktima yung perang nawala sa kanya. At sa dulo, guilty si babae kasi meron naman talaga siyang sinauli. At sinabi pa niya, "Sir, delete the video. I am sorry. I have 7 kids. Meron ka palang 7 anak? Kung totoo man yan, talaga meron? Bakit mo nagawang magnakaw? Knowing na dala-dala mo pa ang imahe ng buong Pilipinas." Sabi ng nagpost, hindi daw nila alam yung gagawin nila kasi wala naman silang nakikitang pulis doon. And think about it, yung nanako is around 20,000 yen or mahigot kumulang 8,000 pesos. Medyo malaking halaga na rin yun. Sabi pa nga niya, sa translation ng post niya, dahil nga nagbeg si ate na i-delete yung video at pakiramdam niya hindi siya makakaalis kung hindi niya gagawin yun, dinilit niya daw actually yung video. So kung nagtataka kayo bakit niya na-post yun, siguro dahil naka-iPad nga itong si witness. Kasi kahit na-delete mo na yung video sa iPad, pwede mo pa siyang ma-retrieve galing doon sa deleted files. So yun, ito ka itong mga scammer na to, hindi din kasi alam eh. I-double check nyo. Ang punto ko dito is, bakit umabot sa puntong dinilit nga ng biktima at ng witness yung video? Alam natin yung pakiramdam na naiipit sila sa isang sitwasyon at hindi nila alam kung ano yung gagawin nila kaya ginawa nila yon. How much more kung hindi na videohan sa akto yung pagnanakaw na yon? Ilang beses na kaya nilang ginawa yon at ilang beses pa silang makakabiktima
ng iba pang turista. Baka yung iba pa nga, yung mga kababayan din natin, mga OFWs. Calls, anong nangyayari sa bayan natin? Kakaalis lang ni FPRRD. Bakit nagkakaroon ulit ng mataas na confidence ang mga mandurugas? Kaya nga minsan naiisip ko, sa isang bansa talaga na demokratiko, democratic country, ang kailangan mo talagang leader ay isa ding leader na mayroong kamay na bakal. Alam nating hindi to isang beses nangyari sa NAIA. Maraming beses nang nagkaroon ng issue tulad nito. At nakakalungkot lang na yung mga police officers o yung mga security officers pa yung involved sa mga ganitong issue. Nakakalungkot dahil sila dapat yung inaatasan natin na mag-ensure ng safety at kapakanan ng mga turista sa bansa natin, eh sila pa mismo ang mga nandurugas. Sila pa mismo ang hindi napagkakatiwalaan. On the other side, walang excuse para gumawa ka ng pagkakamali tulad ng pagnanakaw, pero maiintindihan din natin na yung iba nating kababayan ay gumagawa ng ganitong krimen or ng pagkakamali dahil din nagigipit tayo sa buhay. So it's also a reflection of our society. If our government employees or yung mga taong nagtatrabaho sa gobyerno, even sa private sectors, are well compensated ba para hindi na umabot sa puntong kailangan nilang magnakaw to sustain their lives, to feed their families and themselves. This issue is a reflection of our society. Pero ito ba yung imahe na gusto nating ipakita sa buong mundo? Nakakahiya. Is it something to be proud of? Of course not. Sinasabi natin na napakaganda ng Pilipinas. Pumunta kayo dito, safe ang mga turista dito. Pero anong nangyayari? Ninanakawan sa airport pa mismo. Hindi ko alam kung maaalala nyo, meron akong isang video kung saan umiiyak ako dahil pumunta ako sa juvenile center. Sa lugar kung saan merong mga kabataang nakagawa ng pagkakamali sa lipunan natin at hindi pa sila pwedeng ikulong dahil underage sila at doon nila pinagbabayaran yung kasalanan nila. Bakit ko nabanggit ulit yan? Kasi kaya ako naiyak during that time habang kumakanta yung mga batang yon. Sabi sa lyrics nila, andito kami, pinagbabayaran namin yung kasalanan namin. Gusto naming bumawi sa lipunan. And you know, it really hit so deep. Kasi yung mga batang yon at such a young age, alam na nila, na-recognize nila yung pagkakamali nila. At lastly, yung sinabi nilang, lumalaban kami ng patas. The same way, maraming tao sa gobyerno, maraming tao sa lipunan, ang hindi lumalaban ng patas. Tinitake advantage yung mga mahihirap. Tinitake advantage yung mga tao na walang access sa enough information. Tinitake advantage yung mga tao na hindi naaabot ng tulong ng gobyerno. Tinitake advantage yung mga taong hindi alam kung sino ang dapat nilang lalapitan. And it's so sad. And I hope we will move forward as a nation na maayos natin itong mga problemang ito, hindi lang sa airport. Ang pagiging korap ay nasa sa tao. Kahit saang lugar pa yan, kung korap ka talaga.